Hello everyone, Pinay Nanny Believers. Welcome back to my channel. Again, this is Jane, your Pinay Nanny Vlogger working here in Hong Kong. So for this video, pag-uusapan na naman ho natin kung ano yung nakita nyo dyan sa aking title, sa title ng video na to, which is the difference between direct hire, domestic helper bound to Hong Kong, and walk-in applicant domestic helper bound to Hong Kong. Yes, parehas po sila nang ina-applyan ng trabaho papunta dito sa Hong Kong, which is domestic helper or domestic worker. Parehas ho ang title na ina-applyan nila, pero saan ho sila nagkakaiba? So kung interested ka ho sa topic na to, just keep on watching. So yun na nga, sabi ko kanina, parehas lang ho ang ina-applyan nila na trabaho bilang domestic worker or domestic helper papunta dito sa Hong Kong. Pero saan ho nagkakaiba si direct hire domestic helper at si walk-in applicant domestic helper bound to Hong Kong. So wag na natin patagalin to. Let's start with number one. Let's say itong si direct hire domestic helper bound to Hong Kong. She went to the agency with sure job offer and with sure employer dito sa Hong Kong. She just went to the agency to ask help of the agency staff to help her process all the documents that she may need for her to acquire the working visa papunta dito sa Hong Kong. Okay, in short, si direct hire, pumunta siya sa agency nang may job offer na, may employer na siya, pumunta lang siya sa agency to ask the help of the agency staff para maiprocess lahat ng papers, legal documents na kailangan niya for her to acquire the working visa papunta dito sa Hong Kong. While ito naman si walk-in applicant, pumunta siya sa agency with zero base, okay? There is no job offer for her and no employer. And not even sure if there is an employer that will like you or will hire you, okay? Kasi pumunta ka nga sa agency para mag-apply, okay? Wala ka pang sure employer that time, wala ka pang job offer. Pupunta ka sa agency at mag-i-start ka talaga from step 1, step 2, step 3. Samantalang si direct hire, pumunta siya sa agency, alam niya na ang job offer niya at alam niya na may sure employer siya. Yan yung unang kaibahan ng direct hire domestic helper at walk-in applicant domestic helper bound to Hong Kong. Now, saan ito nakakuha si direct hire ng employer? Bakit siya pumunta sa agency na meron na siyang sure employer? Karamihan dito na direct hire na pupunta sa Hong Kong, paano sila nagka-employer is that yung iba may mga kamag-anak sila na nandito na sa Hong Kong at ni-refer sila doon sa amo dito sa Hong Kong. Either kapalit or kasama sa trabaho or ni-refer sa kaibigan ng employer nila dito sa Hong Kong or sa kapatid, mga ganun. Yung iba naman, walang kamag-anak dito sa Hong Kong, pero paano sila naging direct hire is because marami na ho ngayong online agency dito sa Hong Kong. Okay? Although online agency sila sa Hong Kong, meron po silang ka-tie-up na agency dyan sa Manila. Once na nakakuha ka ng employer sa online apps nila at nagkasundo kayo ng employer dito sa Hong Kong, magpirmahan kayo ng kontrata, i-refer ka ng employer or ng agency dito sa Hong Kong sa ka-tie-up nilang agency dyan sa Manila. So, ganun po nangyayari ang direct hire dito sa Hong Kong. Pero kahit direct hire ka na sinasabi, hindi ho ikaw at si employer mo lang ang mag-uusap, kayong dalawa lang ang magpa-process ng papers, no? Dadaan at dadaan pa rin sila sa agency, sa license agency, hindi lang basta-bastang agency. Doon po sa license agency, idadaan ang papers nyo at yung license agency ho ang magpa-process ng papers nyo papunta dito sa Hong Kong. At pangalawang kaibahan ng direct hire domestic helper kaysa kay walk-in applicant domestic helper is yung processing fee, okay? In terms of processing fee, magkaiba po talaga ang kaibahan ni direct hire at ni walk-in applicant papunta dito sa Hong Kong. Kasi pag direct hire ka ho, less talaga ang babayarin mo, okay? Magkaiba talaga sa price ng walk-in applicant. Maybe you will ask why. Parehas lang naman ang pagdadaanan nyo. Dadaan ng UWA, dadaan ng training, dadaan ng PDOS, dadaan ng medical. Pero bakit mas mahal ang babayaran ni walk-in applicant at mas less ang babayaran ni direct hire domestic helper? Is because si agency ho, hindi na siya naghanap ng employer para kay direct hire.
si Direk Harho, pumunta siya sa agency, kagaya ng sinabi ko kanina, pumunta siya sa agency with employer na. Hindi na nahirapan si agency para mag-market at maghanap ng employer para kay Direk Harho. Okay? Kasi nga, pumunta na siya sa agency with sure employer, samantalang si walk-in applicant, pumunta talaga siya sa agency ng walang employer. So, trabaho ngayon ni agency at ng broker na i-market si walk-in applicant para makahanap ng employer. And it takes time for the agency para hanapan ka ng magiging employer mo dito sa Hong Kong. Kaya medyo mas mataas ang price ni walk-in applicant na babayaran kisa kay Direk Harho domestic helper. Minsan nasa kalahati talaga ang diferensya ng babayaran. Minsan naman si Direk Harho kung masyadong generous and kind yung magiging employer niya dito sa Hong Kong, minsan sinasalo lahat ni employer ang babayaran kay Direk Harho. Minsan yung Direk Harho wala nang binabayaran na processing fee kung masyadong generous si employer dito sa Hong Kong. Pero kung hindi naman lahat sasagutin ni employer, so may kunti talagang babayaran si Direk Harho. Pero kunti na lang. Hindi kagaya ng price para kay walk-in applicant. So yun ang pangalawang kaibahan nila. Okay? So, in terms of processing fee. And pangatlo na kaibahan ni Direk Harho domestic helper kay walk-in applicant domestic helper is that hassle-free and hassle-day. Okay? Why I call it hassle-free and hassle-day is because si Direk Harho domestic helper, hassle-day na talaga siya. Bakit? Is because pumunta siya sa agency na may sure employer, from that day mag-i-start na ho ang processing ng papers niya. Okay? Magpipirmahan na sila ng kontrata at saka i-refer na siya ng agency for medical. After 1 day or 2 days, pag lumibas na ang medical niya, automatic i-refer na siya for training, for TISDA, at sunod-sunod na yung processing niya. Training, TISDA, sunod-sunod na yan. While ito naman si work and domestic helper applicant, sinabi kong hassle day. Why? It's because pumunta ka nga ng agency na walang sure employer. So, pagpunta mo doon, you need to line up. Okay? It's a long queue. It's a long queue. You need to line up for video interview. You need to line up for broker's interview or agent interview. At maswerte ka kung sa araw na yan na nag-apply ka, ay merong available na broker for interview. Pero kung walang available broker for interview sa araw na nag-apply ka, you need to ask the staff kung kailan pupunta ang broker, kung kailan may available interview, and babalikan mo yon. Tapos, maswerte ka rin kung sa first interview mo nagustuhan ka. Pero kung hindi ka nagustuhan, hindi ka nagka-employer, hindi ka pumasa during your first interview, you need to go back again sa agency. Tatanungin mo na naman ulit kung kailan sila magkakaroon ng broker's interview or agent interview, at pabalik-balik ka ho doon sa agency hanggang makakuha ka ng employer mo. Okay? So, that is why I call it hassle day. And not only that, sa cellphone, usapang cellphone tayo, itong si walk-in domestic helper, kailangan mo maging attentive palagi sa cellphone mo. Once na nag-start ka pag-apply sa agency, kailangan mo maging attentive sa cellphone mo. Ako noon, maalala ko, kahit sa banyo, naliligo ako, nagto-toilet ako, dala-dala ko ang cellphone ko, naka-vibrate, tsaka malakas ang sound. Kasi hindi mo alam kung kailan ka tatawagan ng agency. Hindi mo alam kung doon sa first broker interview mo, may employer na nagkagusto sa'yo at tatawagan ka. So, you need to be alert. Okay? Kailangan mo maging alert to sa cellphone mo. Kung kailangan mo lakasan ang volume, lalakasan mo. Okay? Samantalang ito si Direk Harho, hassle-free na siya kasi wala na siyang palaging call na kailangan alalahanin. Kasi ito si Direk Harho, isa lang ang tatawag sa kanya. Kasi sure na ang employer niya. So, sure na ang agency lang talaga ang tatawag sa kanya. Kasi mag-a-update ng processing niya, mag-a-update ng schedule niya for OWA, schedule niya for training, schedule niya for PIDO. So, yun lang ang aabangan niyang tawag. Well, itong si walk-in applicant, marami siyang aantayin na tawag. Okay? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Okay? So, kailangan mo maging alert sa cellphone mo. At pang-apat na kaibahan ni Direk Harho domestic helper kay walk-in applicant domestic helper is less interview. Okay? Si Direk Harho is less interview, while itong si walk-in applicant
has a lot of interview. Si work in Africa, she may need to go through a lot of interview, okay? While itong si direct hire applicant, isang employer lang ho ang mag-i-interview sa kanya. Either WhatsApp, FaceTime, or video call, or phone call. After that, wala nang maraming broker na mag-i-interview sa'yo. Kasi naka-direct na siya sa employer eh. Si employer na yung kausap niya eh. Si employer lang ang ka-video call niya or ka-mobile phone call niya for interview. Samantalang itong si walk-in applicant, you need to go through sa video interview. You need to line up for broker's interview at hindi lang isang broker's interview ang pagdadaanan mo, okay? Kasi maswerte ka at napakagaling kung one broker lang nagustuhan ka at nagka-employer ka kaagad, okay? Tapos, buti kung yung first offer sa'yo nang sa first interview mo, nagustuhan mo, eh paano kung 10 katao ang pagsisilbahan mo, 8 katao, 6 katao, may newborn pa, may asot pusa pa, paano kung hindi mo nagustuhan? So, you have to decline the offer, the job offer, and then you need to go back again sa agency for another interview, okay? So, marami kang interview ang pagdadaanan. At habang nagpapa-interview ka kay broker number 1, broker number 2, broker number 3, malay mo, nagka-employer ka dito, nagka-employer ka kay number 2, nagka-employer ka kay brokers number 3, yun, tatawag-tawagan ka ng mga employer for employer's interview. So, marami kang pagdadaanan na interview kung ikaw ay walk-in applicant aside from video interview, broker's interview, and employer's interview. Yan yung mga interview na pagdadaanan mo and all of this interview, you have to speak in English, okay? Walang Tagalog interview pagdating sa employer kasi they all speak Cantonese or English, okay? Ganon din kay broker's interview. Yung bawat broker, ang interview po nila ay English din. And yun ang pang-apat na kaibahan natin. So, for number 5, we have the cost of expenses. Okay, in terms of cost ng expenses, magkaiba din ho. Kasi si Derek High, nakasave na siya ng expenses niya kasi less processing fee siya. Tsaka dire-diretso, tuloy-tuloy ang processing niya kasi with sure employer na siya. From the time na pumunta siya sa agency, nag-start na ang processing niya tuloy-tuloy. Samantalang itong si walk-in applicant, wala pa siyang processing na nangyayari. Okay? Mag-i-start siya from step 1, step 2, step 3. And habang nasa step 1, step 2, step 3 siya, kailangan niyang gumastos ng pera for transportation, for allowance, like pagkain, boarding house, kung wala kang matutuluyan sa Manila. And habang patagal na makakuha ka ng employer dyan sa Manila, syempre habang patagal ka makakakuha ng employer dyan sa agency, tumataas din ho ang cost of expenses mo. Kasi ang pamasahe lang sa Manila, mahal eh. Mahal ho ang pamasahe sa Manila, mahal ang pagkain, mahal ang boarding house. So, all of this you have to shoulder, okay? You will use your own money for your transportation, pagkain, and boarding house. Samantalang itong si Derek Hare, nakasave na siya kasi tuloy-tuloy ang processing niya. No need to wait for another day, no need to wait for another broker's interview. So, malaki ho ang pagkakaiba ng cost of expenses nitong si Derek Hare at ni walk-in applicant kasi pabalik-balik ka kasi sa agency eh, habang naghahanap ng employer. Kaya mapapagastos talaga si walk-in applicant. And the last one na kaibahan na nakikita ko kay Derek Hare at kay walk-in applicant is the time. Okay? Magkaiba ang time limit ni Derek Hare at ni walk-in applicant. Kasi nga itong si Derek applicant, pumunta siya sa agency with sure employer, may contract na, may job offer na. While itong si walk-in applicant, wala pang job offer, walang employer, pabalik-balik pa siya sa agency. Samantalang itong si Derek Hare, tuloy-tuloy na ho ang process niya. From that day na nag-start ang processing ni Derek Hare, tuloy-tuloy na ho ang processing ng papers niya. Within 2 to 3 months, makakaalis na siya dyan sa Manila. Samantalang itong si walk-in applicant, hindi pa magka-count ang time niya, ang araw niya, ang buwan niya from the time na pumunta siya sa agency at nag-apply ng trabaho. Magka-count lang ang time or ang days ni walk-in applicant from that day na nakasign na siya ng contract, may job offer na siya, okay? Doon pa lang magka-count ang time mo
kung kailan mo mai-estimate na makakaalis ka sa Manila, okay? Kasi from the time na nagka-employer ka, doon ka palang magka-count ng 2 to 3 months, okay? Bago ma-release ang visa mo at makapunta ka dito sa Hong Kong. Let's say, nag-apply ka ngayon, bibilangin mo na yon na after 3 months makakaalis ka. No, kasi wala ka pang sure employer. Wala ka pang contract na pinirmahan at wala ka pang job offer na napirmahan. So, from that day na nag-apply ka sa agency, hindi pa doon magka-count ang 2 to 3 months mo. Yung iba dyan, 5 months na hindi pa nakaalis. Why? Nahirapan silang kumuha ng employer papunta dito sa Hong Kong. At from that day na nag-apply ka, hindi pa po magka-count ang time mo. Magsisimula ka lang magbilang ng 2 to 3 months na makaalis ka dyan sa Manila at makalipad papunta dito sa Hong Kong from that day na nag-start na ang processing mo, na nakasign ka na ng contract, at meron ka na ng job offer. Pero habang nag-a-apply ka pa lang, walang job offer, walang employer, hindi pa po magka-count ang 2 to 3 months mo. So yun lang ho ang anim na kaibahan na nakikita ko kay direct hire at saka kay walk-in applicant domestic helper bound to Hong Kong. So kung alin ho doon ang mas prefer nyo sa sarili nyo, si direct hire ba or si walk-in applicant, wala hong problema, okay? As long as na makarating ka dito sa Hong Kong ng safe at dumaan ho talaga sa legit or licensed agency dyan sa Manila. So yun lamang guys, good luck sa pag-a-apply nyo ng trabaho papunta dito sa Hong Kong, and maraming salamat ho sa patuloy na panunood nyo ng aking mga vlogs or videos dito sa YouTube. And so if you haven't subscribed yet to my channel for more future tips, please do consider subscribing to my channel now by clicking the subscribe button below on your screen and tap the bell to keep you posted every time I upload videos here in my channel. Thank you so much guys for watching my videos. See you on my next vlog. Have a good day and God bless. Bye bye.